Tatlong persons deprived of liberty na ipapasok sa Davao City Jail ang naharang matapos mahulihan ng mga hinihinalang ilegal na droga sa kanilang puwet. Si Regine Lanuza sa detalye. Rise and shine, Regine. Ipapasok na sana sa Davao City Jail ang tatlong persons deprived of liberty. Pero bago ipasok sa pasilidad ang mga PDL, SOP na ang pagkapkap sa katawan bago ihalo sa iba pang preso. Ininspeksyon kahit ang pribadong parte ng katawan. Nadiskubre ang mga kontrabando na itinago ng tatlong PDL sa loob ng kanilang puwet. Nakuha sa kanila ang 2 sachet ng ilegal na droga, 10 tableta ng hinihinalang ecstasy at 2 nilukot na dahon ng tabako. Kulong sa city jail ang tatlo. Ayon sa BJMP, mahigpit ang kanilang inspeksyon. Maliban sa body search, may drug test, pagpapainom ng gamot upang makadumi ang PDL at masigurong walang nilunok na kontrabando at iba pa. Talagang masasabi mo na wala talagang sa supply ang sa loob ng jail ang supply ng droga. So ito yung isa sa mga pamamaraan nila na ginagawa para talaga makalusot yung illegal drugs. Hindi ito ang unang beses ng tangkang pagpuslit ng mga kontrabando sa city jail, tulad ng pagtatago sa maselang parte ng katawan. Kanya-kanyang diskarte tulad ng paghalo sa mga pagkain tulad ng gulay, fried chicken at iba pa. Meron ding iniipit sa tsinelas, walis o kaya naman ay hinahagis na lang papasok sa city jail. Kaya naman, pinapalakas ngayon ng BJMP ang kanilang inspeksyon sa mga bumibisita at pumapasok na PDL. Makikita natin talagang disparate sila, yung mga PDL, mga kontsabo nila, kasabuan nila na nasa labas, to really have a supply kasi ang taas na ng presyo ng mga kontrabando sa loob ng piitan kung meron mang supply na nakakapasok rigid. Pinapalakas din ng BJMP ang intelligence monitoring upang masigurong hindi makapapasok sa kanilang pasilidad ang mga kontrabando. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza, para sa Bayan.